Okay, ang i-share ko sa inyo ngayon is Black Forest Gato. Diba nasabi ko sa inyo no, na i-share ko sa inyo yung mga nagawa ko na cake from the cookbooks. Okay, so eto naman, i-share ko sa inyo dahil nagawa ko na to. So una, ang gagamitin dito is prepare kayo ng tatlong 8-inch na round pan. Okay, of course, grease and line nyo. Pag sinabing grease and line, lagyan nyo ng oil lang buong paligid ng pan, pati yung bottom ng pan. Then, i-dust nyo with all-purpose flour. Then, lalagyan nyo ng baking paper yung ilalim, pati yung buong gilid, para hindi siya dumikit. Then, preheat ka ng oven. Bago ka maghalo, magpe-preheat ka ng oven, 190 degrees Celsius Fahrenheit, or 375 degrees Fahrenheit. I'm sorry, 190 degrees Celsius, or 375 degrees Fahrenheit. Okay, preheat mo yan. Then, mag-start na tayong mag-prepare ng ating ingredients. Okay, ang ating ingredients na gagamitin is 250 grams or 1 cup butter softened. Pag sinabing softened, malambot na yung butter. Then, 250 grams or 1 cup ng caster sugar. Mabibili ito sa mga supermarket or baking store. Okay, 150 grams ng self-rising flour. 150 grams or 2/3 cup. Pag sinabing, ang ginawa dito, pag sinabing self-rising flour, so 2/3 cup ng all-purpose flour, then 1/4 teaspoon ng salt, 1/4 teaspoon ng baking powder, then 1 teaspoon ng baking soda. Alright? Okay, then 3 tablespoon cocoa powder. Any cocoa will do. Ako ang ginagamit ko is Dutch process. Alright. Then 4 eggs. Okay, 350 grams or 1 1/2 cup ng cherry jam. Okay, yung nabibili sa supermarket. Then 1 can or bottled cherries. Kasama yung kanyang juice. Diba may nakikita tayo supermarket na mga cherries na nakabote. Okay. So, 3 tablespoon ng coffee flavor, liquor. Kung wala, pwede kayong mag, yung coffee, tutunawin nyo sa tubig. So, kuha ka ng 1 teaspoon na coffee, lagyan mo ng 3 tablespoon ng water. Then, add 1 teaspoon ng chocolate flavoring. Alright? Okay. Yung iba ang ginagamit is, kung meron kayong Kerr's, mabibili ito sa mga liquor store. Alright. Pero kung wala, okay lang. 500 ml ng heavy cream or whipping cream. Any cream will do. Pwedeng Bunch, pwedeng Arla, pwedeng Nestle cream, kahit ano, pwede. Magnolia All Purpose, pwede naman. Then, 50 grams ng dark chocolate grated. So, ito yung grated chocolate. So, may tip ako dito. Ang gagawin nyo dito, kuha ka ng peeler, yung chocolate bar, i-peeler natin. So, ito na yung labas niya. Okay? So, let's start na. Magmi-mix na tayo. So, in a food processor or mixer, pwede. Kung wala kayong mixer, pwede kayo mag-food processor. Ilagay nyo lang butter, sugar, flour, cocoa powder, baking powder, and eggs. Then, i-mix nyo siya until smooth. Alright? Then, i-forma na siya sa pan. Diba tatlo yung pan natin? Hatiin nyo siya sa tatlo. I-divide nyo siya equally sa tatlong pan. Then, i-bake mo siya for 35 minutes until na maluto na siya. Paano malamang luto na yung cake? Mag-insert kayo ng toothpick. Pag wala ng hilaw, insert ng toothpick, aangat mo yung toothpick. Pag wala ng hilaw, luto na siya. Then, it's okay na. Okay. So, para sa ating cherry filling, sa pan, i-hit natin yung ating jam, tsaka yung cherries. Okay? I-add natin yung ating chocolate na flavor, na, tsaka yung coffee na kanina na tinunaw natin. I-hit mo lang siya. Okay? Tapos, palamigin mo siya. After that, ipapahid natin siya sa ating, diba tatlo yung sponge natin, ipapahid mo siya sa ibabaw nito. Lahat ng ating sponge, pahiran sa ibabaw. Okay? Okay, let's go to the cream. Yung cream, ang gagawin natin dyan, yung
ating heavy cream or whipping cream, i-whisk mo siya sa mixer high speed until mag-double. Alright? So, ipapind natin siya. Diba, ito yun na yung ating sponge. Then, tinap natin siya ng ating cherry filling. Then, ilagay natin siya ng whipping cream. Yung ating minixer na whipping cream. Then, itatap mo siya ng cherries. Lahat yan. Okay? Then, papatungan ng second layer. Same process. The jam, the whipping cream, the cherries. Third layer. Sponge, jam. Then, i-spread na natin siya ng whipping cream all over na. Alright? So, all over na siya. Then, i-drizzle natin siya nitong, sprinkle natin siya lahat nitong ating grated chocolate. Okay? Grated chocolate or chocolate curls ang tawag nila dyan. So, all over, then, itatap mo siya ng cherries. Yung ibabaw. Mas maganda lagyan nyo rin siya dito sa ibabaw ng isang pinakagitna pa. Diba? So, yan na ang ating Black Forest Gatu. Okay? But, bakit sinabing gatu? Kasi gatu means layers of cream or fruits. Yan. Kaya siya tinawag na Black Forest Gatu. So, masarap po ito. I know favorite niyo po ang Black Forest. Kaya itry niyo po ito sa bahay. Masarap po siya. Okay? Natest ko na po yung recipe na ito at masarap po talaga. At okay po talaga siya. Alright. Happy baking. Bye.